Dear Kuya Bono, gawin nating kahapon ng bukas. Naging napaka madaling haga sa akin ang pangungusap na ito nung una ko lang mabasa mula sa isang note ni Michael. Si Michael ay isa sa pinakamatalino sa klase namin noong high school. Walang dumadaig sa kanya sa mga subjects na science, lalo na sa Pilipino. Uso na noon ang cellphone, Kuya Bono, pero hindi niya nakakaligtaan ang tuwing umaga ay mag-ipit ng message sa English-Tagalog dictionary ko na madalas niyang hinihiram. Noon kasi may libro ang pinsan ni Michael na collection ng mga English na tula. At para mas maintindihan ni Michael ang mga yon ay kailangan niya ng English-Tagalog dictionary. Year 2011, nung fourth year kami, at lalo pang sumusulong noon tungo sa mas makabagong panahon, pero si Michael tila ayaw sumabay. Gustong magpaiwan kasama ang mga tula na nakahiligan niyang isulat. Mahal ko siya kaya naman hindi ko siya maprangka na hindi ako natutuwa sa mga sinusulat niyang tula. Lalo na yung mga masyadong matataling haga at napakalalim pa ng mga salitang ginagamit niya. Gusto kong sabihin sa kanya noon na tigilan niya na ang pagsusulat ng tula. Mag-focus na lang siya sa science na isa ding hilig niya. Pero hindi ko yan masabi sa kanya dahil ayokong masaktan siya, lalo na napaka-sensitive niya. Pero yung mga maiiksing notes na sinusulat at iniipit niya sa dictionary ko, binabasa ko naman talaga at iniipon pa dahil nga meaningful sila at mahilig talaga ako sa mga pastel colors na siyang kulay ng mga papel kung siya siya nagsusulat ng notes. Pero hindi ko rin pinupuri si Michael sa mga notes na yon dahil ayoko talagang magbuhos siya ng panahon para balang araw ay maging isang makata. Alam ko kasing wala nang puwang ang mga makata o manunula sa makabagong panahon. Yung pagsusulat ng mga notes, okay lang yun kasi maiksing message lang yon na sinusulat niya sa maliit na notepad na regalo ko sa kanya noong first monthsary namin. March 14, kasi naging kami ng February 14, Valentine's Day. Iba't ibang kulay ang papel ng notepad na yon. Lahat pastel colors at tandang-tanda ko pa na pastel yellow ang papel kung saan niya isinulat ang pangungusap na yon. Gawin natin kahapon ng bukas. 19 years old kami nung isulat niya ang note na yon. At dati pa nung high school kami ay hindi lang ako ang nawiwerduhan kay Michael noon dahil sa effort niyang magpakadalubhasa sa Pilipino. Siya lang talaga ang bukod tanging nakaka-perfect sa exams and quizzes sa Filipino. Pero maging ang Filipino teacher namin ay ni hindi siya mapuri. Magaling din siya sa science at lalo pa siyang ini-encourage ng science teacher namin noon na pagbutihin pa niya dahil baka daw in the future ay maging scientist o doktor siya. Pero taliwas sa mga hilig at galing ni Michael sa science at Filipino, wala sa mga larangang iyon ang pinili niyang maging karir. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Industrial Technology sa LSSU o Southern Luzon State University sa Lucena City. Ako naman ay BSBA pero sa Chaong ako nag first year at second year. Nag-transfer lang ako sa Lucena noong mag-abroad si Mama sa Saudi Arabia. Oo, Kuya Bono, mula fourth year high school, hindi ako nagmahal ng iba. Kasi iba si Michael sa iba. Gawin natin kahapon ng bukas.
Iginuhit ko din ang pangungusap na yon sa napakapinong buhangin ng pamana White Beach sa isla ng Homalig noong August 2021. Though napilitan lang ako sumama sa mga office mates ko noon kasi may pinagdadaanan akong problema. Bago magpandemya, mahilig talaga kaming mag-outing kung saan-saan. Pero kadalasan ay Holy Week, buwan ng April. Kaya lang ay may mga issues pa noon sa COVID-19, kaya't August na kami natuloy. Sabi ni Macy na best friend, office mate at naging instant roommate ko ay huwag ko daw tambayan ang problema ko. Sumama na daw ako at tiyak maliliwanagan ang utak ko. Nagdalawang isip pa rin ako kuya Bono kasi kung lalayo ako kay Michael, baka mas lalo siyang makagawa ng bagay na mas lalo pang magpapalabo sa relasyon namin. Eh, hindi ako nasanay kuya Bono na nagkakaroon ng problema ang relasyon namin ni Michael kasi high school hanggang college ang gaan. Napakaswabe lang ng takbo ng relasyon namin. Nagkakaroon man ng mga issues noon pero mga minor lang at agad ding naaayos. Pero that time kasi, taong 2021, live-in na kami at nagpaplano na kami magpakasal. Tsaka naman sasambulat sa akin ang isang katotohanan noong una ay ni hindi ko kayang paniwalaan. Ang tagal ko siyang kasama, Kuya Bono. 16 years old lang kami pareho nung maging kami noong February 14, 2011. That day in August 2021, akala ko kabisado ko na ang lahat tungkol kay Michael, pati ang buong katawan niya. Lahat ng nonal, balat o birthmarks at peklat sa katawan niya, alam ko kung nasaan. Dahil live-in na nga kami. Ugali niya, kabisado ko na rin at kaya nga kami nagtagal ng gano'n dahil walang mali sa ugali niya. Pamilya niya, kilala ko na rin lahat. Hanggang sa kapinsan-pinsanan niya. Pero that day in August 2021, na-shock talaga ako. Kasi 10 years na kaming magkarelasyon pero may sikreto pala siyang wawasak sa tiwala at pagmamahal ko sa kanya. Kahit anong gawin ko para ma-enjoy ko ang outing ng mga office mate ko sa Humalig, hindi ko rin magawa. Umalis kami ng Lucena alas 3 ng madaling araw. Sa van ay nakatulog pa sila samantalang ako. Gusto kong bumaba at bumalik na lang ng Lucena. Pagdating namin ng Real, sumakay na kami ng bangka at doon, nagbalikan pa ang ilang masasayang alaala namin ni Michael, dahilan para pumatak ang luha ko. Kagagraduate namin ng high school noon, sumama ko sa kanya para dalawin ng lola niya sa Bordeaux. Sa Real din kasi ang sasakyan ng bangka at first time ko noon ang magbiyahe sa dagat. Kasama pa ang mahal ko kaya unforgettable talaga yun sa akin. Dapat ay overnight lang kami noon sa bahay ng lola niya. Pero pareho kaming nag-enjoy lalo na noong mapunta kami sa Anawan Island. Isang maliit na isla lang yon, kasama namin ang ilang kamag-anak ni Michael. May sariling bangka ang lolo ni Michael kaya't maghapon kami sa isla at palubog na ang araw nung umuwi kami. Napakasaya ko nun Kuya Bono, hindi lang dahil first time ko sa isla kundi dahil ramdam na ramdam kong parang member na ako ng pamilya ni Michael. Lahat ng pinsan at mga uncles at aunties niya mababait sa akin. Lalo na ang lolo at lola niya. Apo na nga ang tawag sa akin eh. Bagay na
nagpapaantig sa damdamin ko kasi hindi ko naranasan ang magkaroon ng lolo o lola. Pareho kasing bunso ang mama at papa ko kaya nung isilang ako ay pareho nang wala ang mga grandparents ko. Bunso din ako, though dalawa lang kami magkapatid ni Kuya Roger. Pero si Kuya, since 5 taon ang tanda niya sa akin, na-experience pa niya ang makasama ang lola namin sa father side. Kinagabihan noon sa Bordeyos, patulog na ako sa kwartong ibinigay sa akin ng lola ni Michael nang mag-text si Michael at ang sabi niya ay hindi raw siya makatulog. Pwede daw ba siyang tumambay muna sa tulugan ko? Pinayagan ko naman at doon noon naganap ang unang pagkakasala namin ni Michael. Alam ko masyado pa kaming bata noon. 16 lang ako that time at siya ay kasi 17 lang niya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing yun, Kuya Bono. Unang pagkakataong magkadaiti ang parehong hubad naming katawan ni Michael. Medyo payat pa siya noon pero mainit ang katawan niya para siyang may lagnat. Mainit din ang mga labi niyang sumiil sa mga labi ko ng napakatagal. Sariwa pa rin sa alaala ko ang hapdi at sakit ng pagpasok ni Michael sa kaharian ko. Pareho kaming pagod at pawisan nung matapos kami. Ako, bahagyang nanghina. Nakapikit ako habang sunod-sunod ang paghinga. Pero naramdaman ko ang pagdampi ng labi ni Michael sa pisngi ko, tsaka sinabing, "Huwag kang mag-alala, Vina, mahal ko. Hindi mo pagsisisihan ang pagtitiwala mo sa akin." Nung mag-college kami, naiwan ako sa Chaong kasi may public college naman doon. Mahirap lang din kami, Kuya Bono, kaya't hindi afford ng mga magulang ko ang pag-aralin ako sa syudad o sa private school. Tauhan lang sina Papa at Kuya Roger sa bukid at niyugan ng kamag-anak namin sa Candelaria. May bahay na rin silang tinitirhan doon at madalang silang umuwi ng Chaong, lalo na kapag panahon ng harvest ng niyog o pagkukopra. Walang interes si Kuya Roger sa pag-aaral, Kuya Bono. Lagi siyang nakabuntot kay Papa kaya't bata pa lamang siya ay natuto na siya sa mabibigat na gawain. Si Mama naman ay may maliit na sari-sari store noon sa harap ng maliit naming bahay at kapag busy siya ay ako ang nagtitinda. May isang araw ng third year high school kami, madalas wala si Mama noon dahil nag-a-apply siyang mag-DH sa Hong Kong. Ako ang nagbukas ng tindahan noon dahil Sabado naman at bandang hapon ay bigla na lang may nagsalita. Pabili nga po ng oo, yung matamis. Nagulat ako pero napangiti din agad nung makita ko si Michael. "Anong ginagawa mo dito?" Takang tanong ko. "May hinahanap ako eh, at dito ako napadpad." Nakangiting sagot niya. First time niyang pumunta sa barangay namin noon. Isang barangay ang pagitan namin kaya't nakasakay siya sa bisikleta. "Anong hinahanap mo? Bakit dito ka naghahanap?" "Hinahanap ko yung puso ko. Nandito pala." "Ang corny mo, Michael." "Ganun talaga, in love eh." "Baliw, ang bata mo pa. Magka-age lang tayo ha." "At saka Michael, hindi nabibili ang matamis kong oo. Siguro pinaghihirapan yon." Nakangiti ko namang biro. "Alam ko, kaya nga kalahating oras ako nagbisikleta para lang makita ka eh." Pawisan siya noon, Kuya Bono, at hinihingal pa. Kaya ang sabi ko,
Gusto mo ng soft drinks? Ayoko. Kahit matamis yan, yung oo mo pa rin ang gusto ko. Michael, aanhin mo ang matamis kong oo kung mamamatay ka naman sa uhaw. Sabi ko, tsaka ako nagbukas ng Royal. Nilagyan ko ng straw pero si Uto ang sabi ay, bawasan mo. Bakit? Basta, sipsipan mo yung straw. Tanga, iniisip mo pa yatang may lason to. Nakita mo namang kabubukas ko lang oh. Kaya nga, kung may lason yan, pareho tayong mamamatay. Ay naku, ang dami mong kautuan, Michael, no? Sabi ko, tsaka ko ibinaba ang dibote sa harapan niya pero hindi niya ginalaw. Oh, ayaw mo ba talaga? Libre yan. Gusto ko pero hati tayo. Mauna kang uminom. Noon, Kuya Bono ay nag-gets ko na ang motibo niya. Gusto niyang sumipsip sa straw na nasipsipan ko na. Pinagbigyan ko na lang. Sumipsip nga ako tsaka ko inabot sa kanya at kaagad din siyang sumipsip. Ang tamis pala. La, first time mo makatikim ng Royal? Sabi ko kahit alam ko ang gusto niyang tumbukin. Ngumiti lang siya at kapag ganong nakangiti siya ay gumagwapo siya, Kuya Bono. Hindi naman pangit si Michael pero kung gwapo kasi ang pag-uusapan, maraming gwapo sa school kahit sa classroom namin. Pero sila kasi yung mga gwapong ayon kay Ma'am Nadine ay mga gwapong walang substance. Si Ma'am Nadine ang pinaka-close kong teacher nung high school kami. 35 na siya noong third year ako pero wala pa siyang boyfriend. Kabarangay ko din si Ma'am Nadine at tuwing kailangan niya ng assistant sa gusto niyang gawin sa bahay nila ay tinetext niya ako. Kapag magluluto siya or magga-gardening, ako ang lagi niyang gustong kasama. Maganda naman si Ma'am Nadine pero conservative lang talaga at napakapihikan sa lalaki. Inulit ko nga sa kanya noon ang salitang gwapong walang substance. Noong tanungin kasi niya kung sino ang crush ko sa school, syempre, pinangalanan ko sina Hody, Brian at Jamerick pero ang sabi niya, mga gwapo lang yun. Mga gwapong walang substance. Gwapong walang substance? Oo. Mga gwapo lang pero kulang sa karakter. Kulang sa talino. Magandang ugali. Mga mabababaw lang sila. Puro lang forma. Vina, kung magmamahal ka, piliin mo yung lalaking kahit hindi gwapo pero may karakter. Mabait, matalino, tapat. Masipag, magalang. Kasi ang kagwapuhan, nawawala yan. Pero ang karakter, mamahalin mo at pwede mo pang ipagyabang. Na kay Michael ang mga katangi ang tinukoy ni Ma'am Nadine. Pero talagang nung third year kami ay wala pa kong espesyal na damdamin para kay Michael. Magaan ang loob ko sa kanya lalo na't ako talaga ang una niyang piniling makaklose noong bago pa lang siya sa school namin. Transferee kasi siya Kuya Bono kasi dati silang taga Bordeos. Nalipat lang sila ng Chaong nung maghiwalay ang mga magulang niya dahil nagmahal ng iba ang mama niya. Tatlo sila magkakapatid, panganay nila ay babae, bunso ay lalaki na parehong naiwan sa lola nila sa Bordeos. Pero that time na maghiwalay ang parents nila ay nagbabakasyon lang noon ang mama niya na isang DH sa Singapore. Sumama si Michael sa papa niya na isang security guard sa Chaong. Nangungupahan lang sila noon sa isang maliit na bahay malapit sa school namin. Hindi mabarkada si Michael. Sa classroom namin ay isa lang ang kaibigan niya. Si Chofilo, natahimik at simple din pero nagtatap sa math. Hindi sila nakikipagpapormahan. Tama na sa kanila yung malinis lang tingnan. Silang dalawa ko yung Bono ay kaklasiko pa rin ng fourth year na kami. At noon na nagsimulang sumulat ng sumulat sa akin si Michael kahit na may cellphone naman na noon. Noon na rin siya nagsimulang manghiram ng manghiram sa akin ng dictionary.
at sinosolid din niya kinabukasan kahit hindi ko pa naman kinukuha. Yun pala, may nakaipit doon na kailangan kong mabasa. Kauna-unahang note sa akin ni Michael ay sinulat lang niya sa 1/4 sheet of paper. Tanda ko pa ang maiksing note na yon. Sabi ni Sir Badwa, kailangan daw matulog ng 8 oras para maging masigla sa maghapon. Pero alam mo Vina, kahit puyat ako, sumisigla at sumasaya ako kapag mukha mo ang nakikita ko. You're my peace of mind in this crazy world. You're everything I try to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow sky. And my only prayer is that you realize you'll always be beautiful. Si Sir Badwa ang PE teacher naming mahilig makipag-close sa mga gwapong boys, gaya ni Nahudi at Jamerick. Nag-try din siya kay Michael pero iniwasan siya ni Michael lalo na nung minsang inasara ko ni Jamerick at nauwi yon sa away. Tinutokso kasi ako noon ni Jamerick kay Sir Maniete na practice teacher namin sa English na favorite subject ko kasi kapag nagtuturo si Sir Maniete ay todo focus ako. Binigyan ni Jamerick ng meaning yon at sinabi niyang tulo-laway daw ako kay Sir Maniete. Ang sagot ko naman sa kanya, "Hoy Jamerick, huwag mo akong igaya sa iyo na pumapatol sa teacher." Nag-flare up si Jamerick noon. Nagkasagutan pa kami hanggang sa napikon na ako. Kaya lumala pa yung away namin at nasabi ko na ang tungkol sa kanila ni Sir Badwa. Sabi ko pa noon, "Kadiri ka, Jamerick. Yak! Kapit sa patalim." Dahil doon, Kuya Bono, ay lalo pang umiwas si Michael kay Sir Badwa. Sa tuwing makikisuyo sa kanya si Sir, nagdadahilan siya. Kasi ayaw niya akong ma-turn off sa kanya. Pero ang hindi ko alam, Kuya Bono, ay siya pala, si Michael pala ang nata-turn off na sa akin noon. Sa isang note niya, parang ganito, hindi ko kasi masyadong maalala. Basta't parang ganito ang pagkakasulat niya. May isang tala na aking tinitingala, pero siya'y bumaba upang makipagpahiran ng dumi na sanhi upang ang kanyang kinang ay magkamantsa. Nabasa ko ang note na yun nung umagang isoli sa akin ni Michael ang dictionary. Napalingon ako sa kanya pagkatapos kong mabasa yon. Nasa pangatlong row kasi siya ng mga boys. Ako naman ay nasa pang-apat sa mga girls. Nagtama ang mga mata namin, pero hindi gaya ng dati, hindi siya ngumiti. Nung uwian na, nilapitan ko siya at tinanong ko kung hindi siya manghihiram ng dictionary. "Hindi na," sagot niya. Bahagya akong nalungkot. Ibig sabihin kasi noon, bukas ay wala na akong mababasang note mula sa kanya. Michael, anong ibig sabihin ng note mo kaninang umaga? Yung tungkol sa tala na bumaba at nadumihan? Bakit nadudumihan ba ang mga bituin?" Tumitig siya sa mga mata ko bago sumagot ng, "May mga tao tayong hinahangaan dahil sa linis ng pagkatao nila. Pero kapag sila ay pumatol sa kababawan ng iba, nagiging mababaw din sila.
Parang ikaw at si Jameric kahapon. Sana hindi mo nalang siya pinatulan. So ako yung tinutukoy mo sa note? Oo, Vina. Para sa akin, dati, isang tala. Nakarating din sa faculty room ang balita tungkol sa away namin ni Jameric. Pinag-usapan daw yon ng mga teachers liban kay Sir Badwa. Ang sabi sa akin ni Ma'am Nadine, huwag kang nakikipag-away, Vina. Lalo na kung involved ang isang teacher. Delikado yon. Baka ikaw o yung teacher ang mapahamak. Mula noon, Kuya Bono, kahit sinong mang-asar sa akin sa classroom ay hindi ko na pinapansin. Pero si Michael, hindi na rin namamansin. Umiwas na maging sa tingin. Pakiramdam ko noon, masakit ako sa mata niya kaya panay ang pag-iwas niyang mapalingon sa akin. At hindi ko maunawaan ang sarili ko noon kung bakit ako apektado sa pag-iwas niya. Hindi naman kami at hindi ko nga siya gusto. Si Jameric talaga ang gusto ko. Kaya nga ako napikon sa pang-aasar niya sa akin dahil hindi ko gustong nililink niya ako sa iba samantalang siya ang nais kong malink sa akin. Pero unti-unti ay nawala ang pagka-crush ko kay Jameric dahil sa pagpatol niya sa away namin. At wala na akong pakinoon kung hindi niya na ako batiin o pansinin. Si Michael na ang gusto kong pumansin sa akin pero hindi niya ginawa. Ako ang gumawa ng paraan para muli kaming magkausap. Isang hapong uwian, hinabol ko sila ni Chofilo at tinanong ko si Michael kung pwede kaming mag-usap. Dinala niya ako sa grandstand na malapit lang naman sa school namin. Umupo kami sa isang napakahabang upuan sa bleachers. Michael? Iniiwasan mo ako? Hindi niya ako tiningnan man lang noong sumagot siya. Kailangan eh. Kailangan? Bakit? Well, may mga laban na kailangang panindigan. Pero meron din kailangang sukuan. Lalo na kung puso ang kailangang pagwagian. Alam ko, Vina, na si Jameric ang gusto mo. At hindi pwedeng baguhin ang tibok ng puso mo. Pwede, Michael. Noon pa lang siya napatingin sa akin. Kung yung paniligaw mo ang tinutukoy mong laban na sinukuan mo na, tingin ko, mali ang sumuko ng maaga. Pero naiintindihan din kita, Michael, kung may ibang laban ka ng sinalihan at puso na ng iba ang gusto mong mapanalunan. Pagkasabi ko nito Kuya Bono ay tumayo na ako at lumakad palayo na hindi na muling lumingon sa kanya. Laman ng isip ko si Michael kinagabihan bago ako makatulog. Sa classroom kinabukasan ay hindi lang minsan ko siyang nahuling napasulyap sa akin. Nung uwian na ng hapon, kasabay ko si Grace palabas ng gate nang may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, nakita ko si Michael at ang sabi, "Pwedeng manghiram ng dictionary."
Bumalik sa dati si Michael. Yung panghihiram ng diksyonary sa hapon at kinabukasan na isosolid din niya pero may nakaipit na note. Siya yung lalaking may substance at minahal ko siya dahil doon pero pinatagal ko pa rin ang paniligaw niya hanggang February na 2 buwan na lang ay magtatapos na kami. Hindi siya ang first dance ko ng JS prom namin kasi hindi siya ang partner ko sa kotilyon. Ayaw kasi niyang sumayaw. Matigas ang katawan niya at hirap siyang mag-memorize ng step. Pangalawang sayaw ko, si Chofilo, ang kumuha sa akin pero wala pang isang minuto ay lumapit si Michael at inagaw ako kay Chofilo. Nagsasayaw na kami ni Michael nung may dinukot siya sa bulsa niya. Isang note na itinapat niya sa mukha ko. Ang nakasulat ay fill in the blank question. Blank araw ng mga puso. A. Maligayang. B. Malungkot na. Kung A ang sagot mo, sana oo ang sagot mo sa pangalawang tanong sa likod ng papel. Nung tumingin ako sa kanya, binaliktad niya ang papel at doon ay nakasulat ang pangalawang tanong. Mahal mo ba ako? Walang kurap ang mga mata niya sa pagtitig niya sa akin, Kuya Bono, habang hinihintay ang sagot ko. Pero kahit tamis ng ngiti niya nung sambitin ko ang salitang, oo. Nung sumurod na sayaw, agad kong winish na sana siya ang makasayaw ko dahil paborito ko ang kantang nagsimulang tumugtog, This I Promise You. Natuwa ako nung makipag-unahan siya sa ibang boys at nauna siya sa harapan ko, pero akala ko isasayaw niya ako. Yun pala, hihilain niya ako palabas ng gym at sa mini park niya ako dinala. Doon kami nag-usap habang nasa background ang kantang paborito ko. Maligaya na ang puso ko, Vina. Kaya mababati na kita ng maligayang araw ng mga puso. And this I promise you, I will never love any other girl. Ikaw lang, forever. Ako din, Michael. I promise you, ikaw lang, kahit anong mayari. Nung sumapit ang first month sa rin namin ni Michael, lumabas kami. Kumain lang kami sa labas. Binigyan niya ako ng isang mansari card kung saan niya isinulat ang kanyang mga pangako na kahit anong mangyari, hindi kami mag-iiwanan. Noon ko rin siya binigyan ng pastel-colored notepad at simula noon ay doon na siya nagsusulat ng mga notes niya para sa akin. Noong bakasyon before kami mag-college, nag-beach kami dahil sa birthday ng kaibigan namin si Mayan. Noon na rin kami umamin sa mga friends namin na kami na officially ni Michael. Masaya ang beach party ni Mayan pero nabahiran ng lungkot yon nung sabihin sa akin ni Michael na lilipat na sila sa Lucena City dahil doon na magtatrabaho ang papa niya at doon na rin siya mag-aaral ng college. Pumunta siya sa bahay gabi bago sila magpunta ng Lucena. Ipinakilala ko na siya noon kay mama kahit na pareho kaming takot ni Michael noon dahil hindi mabait ang mama ko. Pero to my surprise, hindi siya nagalit o nagpakita ng negatibong reaction sa harap ni Michael. Pinayuhan lang niya kami na unahin namin ang pag-aaral namin. Sa college kung saan ako nag-enroll,
May ilang boys na nagtangkang manligaw pero agad ko silang prinangka. Sabi ko may asawa na ako. Kapag makulit, papakitaan ko sila ng mga pictures namin ni Michael. First love and first boyfriend ko si Michael, Kuya Bono. Pero kahit maraming tukso, maraming mas gwapo ay never namang pumasok sa isip ko ang magloko. Pinili kong i-maintain noon ang mataas na pagtingin sa akin ni Michael. Yung gaya nga ng sabi niya, para akong isang tala sa paningin niya na hindi kailangan mabahiran ng dumi. Kapag nagloko ako, baka hindi na tala ang tingin sa akin ni Michael kundi tae. Sa wakas ay nakaalis si Mama papuntang Saudi Arabia. Maraming napag-applyan si Mama noon pero hindi kasi niya maitago ang pagkamataray niya kahit sa mga interview niya kaya bumabagsak siya. Sabi niya wala daw siyang kailangang baguhin sa sarili niya. Mas maganda daw natanggapin siya ng employer niya sa kung ano talaga siya. Kaya lang ilang beses na siyang na-reject kaya for the last time ay nagbait-baitan siya, kaya ayon, natanggap na. Nataon pang first anniversary namin ni Michael nung mag-flight si Mama, kaya hindi namin yun na-celebrate ni Michael. Kasama ko si Papa sa paghatid kay Mama sa airport sa Maynila. Valentine's Day yon at hindi ko kasama ang mahal ko, pero kinilig pa rin naman ako sa kaswitan ni Papa kay Mama. Binigyan niya si Mama ng 8 bote ng multivitamins na isa-isa niyang nilatag sa palad ni Mama kasabay ang pagbigkas ng I love you very, very much, sagad, sagad. 8 bote yun, Kuya Bono. 8 words naman ang binigkas niya. Sabi ni Mama noon, na-miss daw niya ang kaswitang yun ni Papa na dahilan para sagutin siya nito nung high school pa lang sila. Sabad naman ni Kuya Rogie noon, kay Papa daw siya nagmana pero agad siyang kinantsawan ni Papa sa pagsasabing, ay hindi ah, hindi ka sa akin nagmana, Rogie. Ako, hindi ko naranasan ng mabasted. Ikaw, puro kabasted. Umayag si Mama na mag-transfer ako sa Lucena kasi nung umuwi ang nakababatang kapatid niyang si Tita Mara kasama ang asawa nito at isang anak nila ay sa bahay sila tumira. Alam ni Mama na never kong nakasundo si Tita Mara dahil sa kakaibang ugali niya. Siya yung tipo ng babaeng may comment sa lahat ng bagay. Sa bahay sila tumira at tinadtad ko ang inbox ni Mama ng mga reklamo ko tungkol sa nakababatang kapatid niya. Successful ang strategy ko na yun, Kuya Bono, para mapayagan niya akong mag-Lucena. Pero hindi rin naiwasan ni Mama ang magduda na gusto ko lang kasi makasama doon si Michael. Pinayagan niya ako, Kuya Bono, pero mariin niyang sinabing, huwag mong sirain ang tiwala ko sa'yo, Vina. Pag nagkamali ka, tandaan mo, bahala ka sa buhay mo. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ako nagpapaalipin sa mga Arabo dito. Pag nabuntis ka, hindi ko yan ikatutuwa kaya umayos ka. Pareho lang kami ni Michael ng sitwasyon noon, Kuya Bono. Ayaw pa rin ng papa niya na magka-girlfriend siya kasi iginagapang lang daw niya ang pag-aaral niya kaya nakiusap sa akin noon si Michael na huwag kaming magpahalata kapag may mga taong pwedeng magsumbong sa papa niya. Inunawa ko siya, Kuya Bono, dahil dati ko nang alam ang ugali ng papa niya. Mahigpit daw talaga ito, matinding magduda at grabing magdisiplina kaya nga siya iniwan ng asawa niya. Si Michael ang nakahanap ng boarding house ko, katabi lang din ang maliit na bahay na inuupahan nila ng papa niya. Yung boarding house namin at yung bahay na inuupahan nila ay iisa lang ang may-ari, kaya't halos magkadikit ang mga ito.
Maliit ang kwartong napunta sa akin. Yun na lang kasi noon ang bakante. Sa itaas ang malaking kwarto ng mga bed spacers. Sa ibaba ay maliliit na kwarto na pang isang tao lang. Halos kasing laki nga lang ng banyo sa bahay namin ang mga kwarto sa ibaba. At katabi ko ang kwarto ni Ate Nympha na una pa lang ay naging napakabait na sa akin. Si Ate Nympha lang ang hindi estudyante sa boarding house namin at siya rin ang pinakamatanda. 28 na kasi siya noon at siya ay tindera ng karne sa palengke. Sobrang bait sa akin ni Ate Nympha Kuya Bono at dahil sa kanya ay na-experience ko talaga ang magkaroon ng ate. Naging sobrang close kami ni Ate Nympha. Madalas niya akong ilibre lalo na kapag na-delay ang remittance ni Mama. Nataon pa noon na exam na namin ay wala pang padala si Mama pero to the rescue si Ate Nympha sa akin. Pinahiram niya ako ng pang-tuition. Kaya lang ay unti-unti nalalaman ko ang lihim ni Ate Nympha. Mula sa katabi naming may-ari ng karinderya. Tabi-tabi ang mga kainan sa kapitbahay Kuya Bono pero sa pangatlo ako lagi inaaya ni Ate Nympha dahil kaibigan niya ang may-ari at sure daw siya na malinis sa mga pagkain doon. Sabi pa niya noon, huwag na huwag daw akong kakain sa katabi namin dahil baka daw magka-LBM ako. Kaso napapansin kong marami sa boardmates ko ang kumakain sa tabi namin. Sa pangalawang karinderya naman ay baklang mato ng may-ari at pumapayag siyang may nagiinuman at nagyoyosi doon. Kaya't walang matinong estudyanteng babae ang pipiliing kumain sa pangalawa. Kaya lang isang hapon ay naubusan ng ulam sa pangatlong karinderya, yung suki namin na Ate Nympha. Gutom na gutom ako noon kaya't doon ako kumain sa una sa tabi namin for the first time. Pero noon pa ako chinika ng matandang may-ari. Ang sabi niya, dati raw ay kabit si Ate Nympha. Pumatol sa may asawa at noon ay naiskandalo pa. Ang payo pa sa akin ng matanda noon Kuya Bono ay huwag daw akong dumidikit-dikit kay Ate Nympha dahil baka daw mahawaan ako ng kalandian niya. Hindi na ulit ako kumain sa tabi Kuya Bono dahil ang pangit nang dating sa akin ng matandang babae. Mag-iisang taon ko ng kaibigan si Ate Nympha noon para na kaming magkapatid pero wala akong nakitang kalandi ang pinagsasabi ng matanda. Napakabait ni Ate Nympha. Hindi ko siya makitaan ng masamang ugali. Binabayaran ko pa nga noon ang utang ko pero sabi niya, tsaka na lang daw. Ibili ko na lang daw ng mga pangangailangan ko. Kaya lang ay bigla siyang nagbago. Bigla na lang ay hindi niya na ako kinikibo. Kapag nasa kusina siya, lalapit ako, magdadabog pa tsaka aalis na parang diring-diri sa akin. Tinangka ko siyang kausapin Kuya Bono pero nilayasan niya ako. Kinabukasan noon, kalalabas ko lang ng banyo dahil maagang pasok ko ay hinarang niya ako at ang sabi, Vina, yung utang mo sa akin, bayaran mo na. Wala akong pera nun Kuya Bono kaya't namroblema ako. Ipinasa ko kina Papa at Kuya Roji ang problemang yon at silang naghanap ng mauutangan para mabayaran ko ang 3,000 na utang ko kay Ate Nympha. Parang galit pa siya nung kunin niya sa akin ang pera. Pero kinahapunan pag uwi ko ng kasera ay wala na siya. Bukas ang pinto
ng kwarto niya at ni isang gamit ay wala nang natira. Nalungkot ako nung Kuya Bono kasi umalis siya na hindi man lang kami nagkaliwanagan, hindi man lang naliwanagan kung anong naging problema niya sa akin, kung ano ang naging kasalanan ko sa kanya. Kinabukasan nun, Kuya Bono, nagmamadali ulit akong maligo para hindi ako maunahan ng ibang boardmates ko. Pagbalik ko ng kwarto ko mula sa banyo, napansin kong may note na nakadikit sa pinto. May mga umaalis, nag-iiwan ng lungkot, pero kung mapapansin mo, may naiwan namang kahit kailan, hindi ka iiwan. Ako. Galing yun kay Michael, Kuya Bono. Alam na alam ko dahil pastel-colored ang notepad at kilalang-kilala ko ang penmanship niya. Pero nagtaka lang ako kung bakit mag-iisang taon na ako sa kasera pero noon lang ulit niya yun ginawa. Nung tanongin ko siya, wala na kasi sa atin, Nympha. Kaklose yun ni Papa kaya wala na magsusumbong. Dahil doon, Kuya Bono, ay naglaho ang lungkot sa biglang pag-iwan sa akin ni Ate Nympha dahil may kapalit naman pala. Nawala na ang balakid upang kami ni Michael ay malaya ng maglambingan ng walang kinatatakutan. Kaya lang nawalan ako ng kontrol, Kuya Bono. Dumalas ang pagpunta ni Michael sa kwarto ko kapag sa tingin niya ay tulog na ang lahat ng boardmates ko. At doon ay halos gabi-gabi noon ay may nagaganap sa amin. Yung note niyang yun sa pinto ko isang umaga, gawin natin kahapon ng bukas. Inisip kong kung ano ang ginawa namin kahapon, yun din ang gagawin namin kinabukasan. Gabi-gabi halos noon na kami ay naglalambingan at baka ganun din ang gusto niya kinabukasan. Yun ang pakahulugan ko noon sa matalinghagang note na yon. Pero yung gabi-gabing halos na may nangyayari sa amin ay sa unang buwan lang naman mula nung umalis na sa kasera sa Ate Nympha. Sa mga sumunod na buwan ay dumalang na, lalo na tumatanggi na rin ako dahil sa takot kong baka sumablay ang kondom at mabuntis ako. Mabuti na lang, Kuya Bono, at hindi naman ako napuruhan. Nakatapos kaming dalawa ng college na hindi naman lumubo ang tiyan ko. Umuwi na rin si Mama noon at nag-for good na dahil napagtapos niya na ako. Dati na kaming may mga trabaho ni Michael bago pa kami pumasa sa mga board exam namin. Napasok si Michael sa ahensyang pagmamay-ari ng gobyerno. Ako naman ay sa isang private pero malaking kumpanyang may sangay sa lahat ng malalaking syudad sa bansa. Pero second day ko pa lang noon sa trabaho ay tinarayan ko na si Percy na guwapo pero pareho ko lang ding bago sa trabaho. Naglagay kasi siya ng red rose sa mesa ko. Nakaharap pa ako. Ano yan? Tanong ko. Rose? Bakit mo kong binibigyan ng rose? Nagpahula kasi ako eh. Sabi ng fortune teller, sa unang trabaho ko daw makikilala ang babaeng mapapangasawa ko. So? Eh, ikaw lang naman ang crush ko dito eh, kaya sisimulan ko ng duty ko. Kinuha ko ang bulaklak, Kuya Bono, at ibinalik ko sa kanya sabay sabing, may asawa na ako, Percy. Ibaling mo na lang sa... Nakita ko ang resume mo, Miss Vina. Single ka pa. Okay, guwapo ka, Percy, pero hindi kita type.
At kung may utak ka talaga, dapat hindi ka nagpapaniwala sa mga hula-hula. Now please, get out of my face. Noong mag-asawa ulit ang papa ni Michael ng taga Nueva Ecija, naiwan nang mag-isa si Michael sa bahay na inuupahan nila. Inaya niya ako mag-live-in na kami. Pumayag naman ako matapos niyang kausapin ng mama ko. Kalakip ng pangakong sa susunod na taon ay pakakasalan niya na ako. Pumayag ang magulang ko Kuya Bono kaya't nagsama na nga kami ni Michael sa bahay na inuupahan niya. Mag-asawa na kami sa lahat ng aspeto, kasal na lang talaga ang kulang kaya naman nagsimula na kaming magplano ng mga bagay-bagay tungkol sa pagpapakasal. Kaya lang isang gabi, katutulog ko pa lang pero nagising ako dahil bumangon si Michael matapos tumunog ang cellphone niya. Lumabas siya ng bahay at kinausap ang tumawag sa kanya. Hindi ko pinansin yun noon, Kuya Bono. Isa pa'y antok na antok nga ako. Kaso dumalas ang ganong eksena. May isang gabing tulog na siya. Pinakialaman ko ang cellphone niya pero hindi ko mabuksan dahil may pin code na pala. Noon na kami magsimulang magkaproblema. Nagsimula na ang away at tampuhan namin. Pero in fairness, kahit magwala ako, kahit pagsasampalin ko siya, hindi siya pumapatol. Then sumabay pa ang COVID-19. Dahilan para matigil kaming pareho sa mga trabaho namin. Noon ay nagkaroon lalo ako ng panahon para obserbahang mabuti si Michael. Kung nagsisinungaling siyang wala siyang iba. Awa ng Diyos, wala na akong napansin kakaiba sa kanya. Sa tagal ng lockdown na yung Kuya Bono ay sinikap ni Michael na walang dahilan para magalit ulit ako sa kanya. Nung lockdown, nag-decide na rin ako na magpabuntis na sa kanya pero tumanggi siya. Hindi pa daw kami kasal. Gusto ko daw bang may baby na sa tiyan ko sa panahong naka-wedding gown ako. Naisip ko kasi noon Kuya Bono na kung may baby na kami, baka mas lalayo sa posibilidad na mangyari ang kinatatakutan ko, ang mabaling siya sa iba. Kaya noon ay gusto ko na siyang bigyan ng anak. Pero isang hapon ay nalaman kong dati na pala siyang may anak. Lifted na ang lockdown noon Kuya Bono. Nakabalik na kami sa mga trabaho namin. Isang hapong umuwi ako ay nadatnan kong may batang kalaro si Michael sa kwarto namin. Natigilan ako dahil nung makita ko ang mukha ng bata ay para silang pinagbiyak na bunga. Natigagal din si Michael nung makita ko. Bigla siyang tumayo at yung titig niya sa akin na yon, alam kong may sasabog na hindi ko gusto. Kaninong anak yan? Tanong ko. Iniwas niya ang tingin niya sa akin pero ibinalik din niya nung handa na siyang sagutin ako ng anak ko.
Matindi ang away namin yun, Kuya Bono. Nagliyab talaga ako dahil ayaw niyang sabihin sa akin kung sino ang ana nung bata at kung paanong nangyari na nagkaanak siya sa iba. Wala akong kamali-mali na may ginagawa pala siya, samantalang ang alam ko sa akin lang nakatuon ang oras at atensyon niya. Nilayasan ko siya, Kuya Bono, nung gabing yun din. Nag-alsabalutan ako at kahit anong pigil niya sa akin, hinahampas ko lang siya ng mga gamit ko. Paray ang iyak ko, nagwala talaga ako. Paglabas ko ng bahay, sinundan niya ako. Ayokong mag-ingay noon dahil may mga tao sa labas, kaya't nung kausapin niya ako, binabaan ko lang din ang boses ko. Nawala na ba yung pagmamahal mo sa akin? Tanong niya. Vina, inaamin ko nagkamali ako, pero mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang nag-iisang babae sa puso ko. Tanga ba ako? Tanga ba ako sa tingin mo, Michael? Maniniwala ako sa sinasabi mo, samantalang, ayan, may anak ka sa iba. Oo nga, siguro tanga ako dahil hindi ko na malayang niloloko mo pala ako. Aalagaan ko ang bata, Vina, kasi anak ko siya. Masakit sa akin, pero kung pagpipiliin mo ako, itong bata o ikaw, pipiliin ko siya. Hindi kita pinagpipili, Michael. Galit ako dahil ayaw mong sabihin sa akin kung sino ang nilalandi mo habang ako nagmumukhang tanga sa'yo. Kung mahal mo ako, Vina, kung gusto mo pa rin ako makasama, hindi mo na dapat alamin ang nakaraang pinagsisisihan ko na. Ganun ba, Michael? So, anong gusto mo habang buhay akong tanga? Vina, mahal kita. At sa maniwala ka't sa hindi, ikaw wala na, Michael. Wala na ni konting pagmamahal. Alam mo kung anong tingin ko sa iyo ngayon? Isa kang estranghero na hindi ko kilala. Ano pang lihim mo ang bigla na lang sasampal sa mukha ko, ha? Vina, wala na. Tama ka. Wala na. Wala na akong pakialam sa iyo. Pagsampa ko pa lang sa tricycle na naghatid sa akin sa apartment ni Macy, ay blinak ko na si Michael sa phone ko. Maging sa Facebook. Naawa ko sa sarili ko noon, Kuya Bono. Alam ko, kahit sinong babae, ganun ang mararamdaman kapag sa kanila nangyari yung nangyari sa akin. Nagbatigas ako, nagtapang-tapangan, pero hindi naman ako natahimik. Saksi si Macy sa gabi-gabing pag-iyak ko. Sa office, mararamdaman ko na lang ang pagtapik ni Macy sa balikat ko kapag natutulala ako. Nung mag-agree ang lahat ng office mate ko sa outing na yon sa Homa League, naki-agree na rin ako kahit alam kong hindi ko rin lang mai-enjoy dahil sa problema ang pinagdadaanan ko. Sa totoo lang, Kuya Bono, ang daling sabihin na ayoko na. Bahala ka na sa buhay mo. Pero mahal na mahal ko si Michael at galit na galit ako sa sarili ko dahil kahit anong isip ko sa kasalanan niya sa akin na hindi ko magawang alisin ang damdamin ko para sa kanya. Ang payo sa akin ni Macy na ilang beses na ring nasaktan sa pag-ibig ay, "Girl, look at me. 5 times na ginago pero bulaga, okay ako. In love ulit at umaasa pa rin ito na ang huli. Vina, life must go on. This may sound so basic pero trust me, marami pang lalaki dyan. At kung ididilat mo lang ang mga mata mo, doon no, sa kaliwa, may makikita kang gwapo na patay sa'yo. His name is Percy." Pinilit ko namang mag-enjoy sa beach, Kuya Bono, pero nabibingi ako sa ingay nila.
sa tawanan nila kasi ang totoo, gusto ko talaga mapag-isa. Ayokong tumawa, gusto kong umiyak. Nagiinuman sila. Nakishot din ako pero mahina talaga ang sikmura ko sa lasa ng alak kaya nakalimang shot lang ako. Pero nakaramdam ako ng bahagyang pagkahilo. Lumayo ako sa kanila. Mag-isa akong nagpunta sa buhanginan. At doon ay sumalampak ako at saka umiyak. Habang malinaw sa isipan ko ang mukha ni Michael na miss ko na. Bumalik din sa alaala ko noong mag-beach kami sa Bordeaux kung saan ramdam na ramdam kong nalalasing kami sa pagmamahal sa bawat isa. Naalala ko din ang mga sumpaan naming dalawa at ang mga katagang yun, gawin natin kahapon ng bukas ay naisulat ko pa sa buhanginan habang sinasariwa sa isipan ko ang mga masasayang alaala namin ni Michael. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundo, magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginito, tagulan, haharapin bawat tunos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kahit aling sabihin, kay hirap gawin. Sa mundong walang katiyakan, sabay natin gawin kahapon na bukas. Matagal akong lumuhang mag-isa sa dalampasigan, pero nagdesisyon ako na makikipag-usap na ako kay Michael. Maraming beses ko siyang iniwasan sa mga pagtatangka niyang kausapin ako sa personal. Naka-block kasi siya sa phone ko maging sa Facebook. Nagpupunta siya sa trabaho ko pero ni isang segundo ay hindi ko siya pinaglaanan. Noon ay pinunas ko ang mga luha ko. Tumayo ako at nagpa siyang babalik na lang sa grupo. Makikipagsaya na lang ako at bukas na bukas ay pupuntahan ko si Michael. Pero pagtayo ko ay biglang may humawak sa braso ko at kasunod noon ay ang paghalik niya sa mga labi ko. Alam kong nagpumiglas ako pero kontrolado niya ako. Malakas siya at ang halik niya ngayon tila nagdulot ng sensasyong hindi ko dapat tanggihan. Lalo na't gwapo ang nagbigay ng mapangahas na halik na yon. Gusto ko siyang sampalin nung bumitaw siya sa paghalik sa akin pero maamo ang mukha niya, gwapo, at namumungay ang mga mata dahil sa alak na nainom niya. Tumayo siya sa harap ko, bahagyang nakadipat ang sabi, "Sampalin mo ako, suntukin mo ako dahil sa kapangasan ko." Pero alam mo, Vina, matagal ko nang pinangarap ang halik na yan. Pero hindi lang yan ang pangarap ko. Mas pinangarap ko na ikaw at ako nagmamahalan. Noon ay napasulyap pa si Percy sa buhangin kung saan ako nagsulat. Tsaka siya muling humarap sa akin at ang sabi niya, "Mahal na mahal kita, Vina.
pangarap ko na ibigin ka hindi lang kahapon, ngayon, bukas, kundi hanggang sa walang hanggan. Hindi na naulit ang pangahas na halik na yon ni Percy habang nasa isla pa kami. Magkatabi kami sa van nung pauwi na kami. Habang tulog ang lahat sa biyahe, liban siyempre sa aming driver. Nagkukwentuhan kami at mas lalo ko pa siyang nakilala. Naisip ko, walang masama kung iibigin ko din siya. Total, ganun talaga yun, di ba Kuya Bono? Masasaktan tayo, magmo-move on. Dahil wala namang choice at magmamahal ng iba. So, anong pinagkaiba ko sa iba? Hinayaan kong manligaw si Percy. Unti-unti ay na-appreciate ko naman siya. Natututunan ko na ding tanggapin yung isang bagay na hindi ko gusto sa kanya. Masyadong mataas ang confidence niya. Masyado siyang body conscious, maporma, laging mabango. Pero hindi ko sinasabing kabilang siya sa mga sinasabi ni Ma'am Nadine na gwapo lang pero walang substance. Dahil sa totoo lang, maraming bagay ang pwedeng mahalin tungkol sa kanya. Kaya lang, gusto ko talagang maramdaman kay Percy yung tindi ng pagmamahal na naramdaman ko noon kay Michael bago ko siya sagutin. Kaya't pinaghintay ko muna si Percy habang inoobserbahan ko pa talaga ang pagkatao niya. Noong biglang mag-collapse si Macy sa office, nataranta ako at kaagad ay nasa tabi ko si Percy upang alalayan si Macy. Si Percy lang din ang mag-isang bumuhat kay Macy noong dalhin namin siya sa ospital. Ang gagang si Macy, buntis pala at mababa ang dugo. Hindi naman serious ang kalagayan niya. Maiuuwi ko din siya nung gabing yon kaya inasikaso ko na ang bills niya sa ospital. Pero sa pasilyo ng ospital, halos mabangga ako ng batang lalaking biglang tumakbo mula sa bumukas na pinto ng kwarto. Mabilis na kalagpas ang bata kaya hindi ko nakita ang mukha niya. Pero ang lalaking tumawag sa kanya ay nakita ko. Si Michael. Nagkatitigan kami saglit. Vina, sambit niya sa pangalan ko. Agad akong tumalikod at humakbang palayo pero hinabol niya ako at hinila ng puwersahan ang kamay ko papasok sa kwarto kung saan siya nanggaling. Natigilan ako nung makita ko ang babaeng nakahiga. Nakilala ko siya kahit mapayat na siya. Si Ate Nympha. Vina? Narinig yung usal ni Ate Nympha sa pangalan ko. Noon ay lumapit ako sa kanya at kahit hirap siyang magsalita ay naipaliwanag niya sa akin ang lahat. Maging ang pakiusap niyang huwag kong iwanan si Michael. Anak ni Ate Nympha ang batang si Dave. Anak niya kay Michael. Wala daw silang relasyon pero may nangyayari sa kanila nung bago pa ako dumating sa kasera dito sa Lucena. Kasalanan daw ni Ate Nympha. Nagsamantala daw siya sa kahinaan ni Michael bilang lalaki at may kapalit pang pera bilang tulong sa pag-aaral ni Michael. Hindi makatingin si Michael sa akin noon. Malala ang lagay na Ate Nympha noon kaya't iniwan niya kay Michael ang bata dahil
wala dito sa Luzon ang mga kamag-anak niya na galit din daw naman sa kanya. Ipinaramdam ko kay Ate Nympha ang pag-aalala. Pero hindi ko na muling sinulyapan si Michael noong umalis na ako. Note na galing kay Michael ang nasa mesa ko pagdating namin ni Macy sa opisina kinabukasan. Janitor daw namin ang naglagay doon. Binasa ko. Ihingi lang ako ng tawad sa kasalanan ko. Habang kausap mo si Ate Nympha, nakita ko ang sarili ko. Ang baba ko pala para sa isang katulad mo. Tanggap ko na Vina, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Mahal na mahal kita pero alam kong lilipas din to balang araw. Makakatagpo din siguro ako ng babaeng tatanggapin ako kahit na makasalanan ako. Ang mga sumpaan natin, ako din ang sumira. Patawad na lang. Nakasama kita sa mga pagsubok pero nagpatalo ako sa kahinaan ko. Paalam Vina at maraming salamat sa mga alaala. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundo, magsama habang buhay. Ang aga-aga noon Kuya Bono pero lumuluha ako sa mesa ko. Lalo na sa part na parang inako na lang lahat ni Michael ang kasalanan at pagkasira sa mga sumpaan namin. Kinurot ang konsensya ko dun sa isiping pagsubok pa rin yung namamagitan sa amin pero ako ang sumuko. Umiyak ako hindi lang dahil na konsensya ako kundi dahil mahal ko siya. Sumulat din ako ng note. Inilagay ko sa mesa ng manager namin. Tsaka ako umalis patungong ospital upang ipakita kay Michael na may tapang pa ako, may lakas pa ako at hindi pa ako susuko. Sa mundong walang katiyakan, sabay natin gawing kahaponan bukas. Nakauwi si Ate Nympha sa Mindanao pero iniwan niya sa amin si Deb. Buntis na rin ako ngayon Kuya Bono kaya nakalive ako sa trabaho. Kaya naman nasa akin lahat ang oras para isulat itong kwento ko. November 8, 2021 nung makasal kami ni Michael. Plain and simple wedding sa barangay namin. Pero sa ngayon ay nandito ulit kami sa Lucena upang ipagpatuloy ang buhay na sinumpaan naming pagsaluhan habang buhay. Harangan man kami ng mga unos at mga pagsubok. Si Percy, may girlfriend na rin na taga-ibang branch. Happy naman sila. Si Kuya Rogie, ikakasal na rin next month. Sa wakas daw ay may naduling na sa kanya. Ang sabi ko naman, wala yon sa pagtingin, nasa damdamin at determinasyong huwag bibitiw kahit pa subukin kayo ng labis-labis. Hanggang dito na lang Kuya Bono at sana'y madapuan mo rin ng pansin itong kwento ng buhay at pag-ibig namin ng lalaking mahal ko kahapon, mahal ko pa rin bukas. Gumagalang at nagpapasalamat, Vina. Ikaw at ako pinag-isa,
tayong dalawa'y may kanya-kanya sa isa't isa. Tayo ay sumasandal. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kahit aling sabihin kay hirap gawin. Sa mundong walang katiyakan, sabay natin gawing kahapon ng bukas. Naghintay ako ng explanation kung ano talaga ang ibig sabihin ng katagang gawin natin kahapon ng bukas. Wala akong nahintay, pero base sa buod ng kwento mo ay parang sinasabi ni Michael na mahal kita kahapon, ganon din bukas. Kaya lang muntikan ka ng bumitaw doon sa makasama siya bukas, sapagkat naging mababaw ka, nagkasala siya. Alam nyo, walang perpektong tao, trust me, at lahat tayo nagkakamali, lalo na sa panahon ng mga kabataan natin. College years, siguro nangyari sa inyo yun, no? Yung matukso siya. O tama, di ba? Kasi parang nagkaroon sila ng ugnayan, sexual, noong first year and second year college na wala ka pa sa Lucena. Meron na siguro sila noon. Kaya naman siguro nung malaman ni Ate Nympha na may something kayo, ay nasaktan siya. Natural, sabagkat babae siya, nagmahal, although wala silang relasyon, pero formality kasi yung relationship eh, at yung malaking agwat ng edad nila ay parang hindi naman tama na magkaroon nga sila ng relasyon. Although hindi masyadong tama, although marami ano ang ganyang klaseng relationship. Kaya lang may hiya naman siguro talaga si Ate Nympha, kaya ayaw niyang lagyan ng label yung ugnayan nila ni Michael, kahit na may damdamin siya dito. Nasaktan siya nang malaman niyang kayo pala. Kaya siya umalis at may nangyari sa kanya, makaripas ng maraming taon. At nung wala na siguro talagang choice, ay iniwan niya yung bata sa inyo. Bagay na hindi mo naman kaagad natanggap, at nauunawaan ka rin namin kung bakit ganon ang reaction mo. Anyway, maraming salamat sapagkat nagising ka sa pagtulog sa damdamin mo. I mean, nilabanan mo kasi yung sigaw ng puso mo eh. Iniiyak mo yung pagtatalo ng puso at isipan mo dahil dun sa sakit na naramdaman mo. Pero mabuti na lang at finally, na-realize mo na normal lang sa tao ang magkamali, at minsan lang namang nagkamali si Michael, at nakipag-ayos ka, at ngayon ay masaya na kayo nagsasama. Gustong-gusto ko rin yung huling linyahan mo na handa kang samahan siya kahit anumang pagsubok na darating sa inyong pagsasama. Congratulations sa iyo and good luck sa inyong buhay. Maraming salamat for sharing your beautiful story dito sa DKB Dear Kuya Bono. At ngayon sa ating mga shoutout. Shoutout kay Lucky Girl, ganun din kay Marivic Albay. Shoutout sa lahat ng kadama saan man sa mundo, from Melona Kuray of Saudi Arabia, mula sa Misamis Oriental. Aya Tolentino of Hong Kong, shoutout to you. Ganun din kay Arian Banyao o Ariel Banyao of Singapore. Also to Jomar Bonifacio of Taiwan, shoutout to you. Ganun din kay Catherine Saking of Hong Kong. Marxis Guanizo, shoutout to you. Ganun din kay Chester Cristobal of Naguilian, Isabela. Vivian Kern, shoutout to you. Also to Shen of Kuwait. John Lloyd Francisco, shoutout. Also, shoutout kay Boros anak ko sa Tumawini Ugad Isabela, kay Ethel at asa apo ko na si Grace. Mahal ko kayo, from Maria Lourdes Mavallo. And shoutout also to Marivic Parungao of Delphine Albano Isabela from... It's Marivic Parungao Delphine of Kingdom of Saudi Arabia, mula sa Solana.
Shoutout na lang po sa akin maging mga kaibigan ko na sina Ate Ming, Danelle at Marlene, at for my everlasting crush na si John Paul mula kay Bernadette Garcia. Shoutout naman sa pamilya ko sa Cagayan Valley and praying po sa success ng operation ng kuya ko. Salamat sa new story na naman, kuya. You're always inspiring me. I'm also your avid listener from Joan Rose Tabangkura. Maraming salamat. Dimple Tagal of Dubai. Shoutout to you ganun din sa Family Kabunot mula naman kay Noveline. Ruth Kimau. Shoutout to you mula kay Karen Kimau of Hong Kong. Shoutout Kuya Bono, kini Chester, Mike, and John Morris nga future engineers from Jezreel. Good luck. At shoutout sa family Agbayani at Munoz sa Quirino Isabela from Mark Evil Agbayani of Abu Dhabi. Mula tayo magkakarinigan sa paribagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all. Kahugot, nais mo rin bang ibahagi ang iyong totoong kwento ng buhay at pag-ibig? Ngayon pa lang, thank you na sa'yo. Pero tandaan lamang ang mga sumusunod. Number 1, gamitin ang wikang Tagalog o Taglish at please lang, tama sana lahat ng spelling mo. Iwasan ang shortcut typing gaya ng style mo sa pagte-text gamit ang basic phone na dikipad noon. Number 2, huwag gumamit ng kahit anong uri ng emoji o emoticons. Hindi yon kailangan. Number 3, mag-type gamit ang Microsoft Word sa iyong computer or laptop o mag-download ng Word app at ito ang gamitin mo sa pagta-type ng kwento mo upang makita mo kung ilang words na ang natatype mo. Kasi mababasa lang ang iyong kwento sa DKB kung ito ay naglalaman ng 5,000 hanggang 6,000 words. Kung mas mababa sa 5,000 words, mababasa ito sa SIT or Somewhere in Time channel. Number 4, kung maaari, maglakip ng picture mo or maikling video. Totoong picture o video mo ha? Kung pwede lang naman, okay lang kung mas gusto mong maging privado ang iyong itsura. Number 5, ipadala ang iyong kwento sa email address na dearkuyabono@gmail.com. Hintayin namin ang kwento mo, kahugot. Salamat!